did mention of Catherine Michelle, zero politics sa Catherine. If I pass to you, Godhead, nakasal at the ministry siya, at saka yung Godhead naman, papasa ako doon sa Godhead na before he read the ministry, at saka after Catherine. Ayaw ko nung kaluma, kasi kung sa'yo dibati ko. If I pass to you, part na yun, dapat ko yun. Sige po. Yung ang Godhead, yung pagpahin niya Godhead to you. Godhead to you, Pastor. Godhead to you. Kasi po, itong gusto ko yun, ako din, itong usapin ito, talagang masyadong ang daming diskusyon. Pangalawa, ito yung nag-bigay ng iba't ibang interpretasyon. Pero salamat dahil meron tayong mensahe. Nag-serve sa panahon, nabigyan tayo ng guidelines kung saan tayo galakad na kapatid sa hand na kanyang sinasabi. Sinasabi siya. Eh, magandang din po ito, mga kapatid. Dabal ka rin yung pastor eh. Hindi ano mo yun. Oh. Yan. Salamat naman. Godhead, new. Godhead, new. Pahingin niya. Okay? Habang tayo ay infectant, mag-alay tayo ng dalawang ilang sigurong panagamit. Panginoon, salamat sa hapon ito. Dahil tayo po dinalawang Panginoon sa Espiritu ng Pagkansa, sa Pating Ministry doon, at ayos mga ito rin, confirming the covenant. Kaya sa salamat sa inyong hapon, nawain ang aming kaya at panunod ng karapan. At dalangin ko ng makataon ay sipa namin doon, kaya ang masasabi sa pampalman natin. Pag ang dalangin sa pangalan ng Espiritu. Amen. Praise the Lord. Okay na yun. Sa mga ngayon po, hindi dinasal akin na, sa ating pinapasa na. Oo, yan. Hindi dinapasa? Ang ganyan kasi na ating titignan, mga kapatid, yung dati head before na nag-end the ministry, yung dati na naman nataas, kumbaga, yan ang 50%. Ito, ito ko ba na ngayon dito? Yung dati head na binagay ng Panginoon sa Jeremiah, sa Isaiah, na mayroon pang makatago sa akin, di ba puno o ang langit at lupa? Talatan yun. At doon, sa kalagayan ng mga kapatid bilang nasa walang hanggan, at punong nga ang lalag at lupa, yung isang Diyos. Ito yung mga, ito yung mga tos sa lupang gagawin. Ano yung isang Diyos na yun? Yung isang Diyos ako yun ay, kung nag-isa lang siya, mga kapatid, kumplito ba siya? Meron ba siyang tawag ito? Pre-reon ba yun? Meron ba katawan siya? Meron ba siyang kaluluwa? Meron ba siyang espirito? Pangalawa, mga kapatid, buhat doon, ano ang nasa kanya? Napaliwanan ang sabi niya. Anong sa kanya? Sabi niya. Nasa kanya ang attributes. At sa attributes na yung son kasi wants to be a father. Rapat siya. Matuloy yung talagot mo. Maganda talagot mo. At maganda mo din mo ngayon. Na-surprise na ako sa iyo. At bago ang mahal. Okay? Na yung sabi mo, he wants to be a father. That one that lives eternity. Ang kanyang kahalan ng dahanggan, punok niya ang lahat at lupa, doon tayo pinipahalit, isang Diyos, ang hindi mo at attributes. Lalo ka attributes, ang sabi ng Father, proposition to, he wants to be a father, where? In the dimension, he wants to be a son, he got sonship, he got motherhood, he wants to be a savior. Lahat po, attributes, ano pa niya? Now, bawa siya ngayon. Yung isang Diyos ha, bawa. Parawa niya ang kakabatid, itong attributes na ginawa niya, para ma-express siya ang kanyang sarili ay that it has
at ginamit ka ng partner value sa kanina, isang bilang ng profit doon sa nilikha nga na gano'n sa rin. Naglikha siya ng naglikha siya ng tawag nito ang bayo ko. Naglikha siya ng tahanan. Itabay natin kung paano nagyan tahanan. Ako matematawag din mga kapatid na gusto kong ipakita dyan. Sabi niya, nilikha ka ng sarili. He created himself. Okay? Then, pinatid ka yung word na logos. Yun ang unang anong na, mga kapatid. Yun ang unang anyo. Yun ang unang anyo. Yun ang unang anyo. Wala yung sinta. Gusto ko kung ulit lang. Ako ulit mo lang. Hindi ko matalanan ko kung mga ako sa nilipin ng logos. Basta ko yung pastor. Okay? Mukha to, sa kalagayan, bilang isang Diyos, at ang isang nabakit ko, sa kalagayan ng hindi niya, matawag sa Diyos. Kasi nga, wala akong gusto mapapalangan niya. Okay? Nani siya magpapagta, hindi ka magkakabalik, yung attributes to be a father, attributes to be a son, attributes to be son, father, yung tatlong yun, three at, mga kapatid, attributes siya na hindi ang tao, hindi ang persona, attributes siya. So, nag-stop siya mga kapatid sa time, celestial time, celestial nature, doon nag-start, mga kapatid, tinawag niya, ang mga mga post ng prophet, before the opening of the speech, tinawag niya na ang, yung John 1:1, pag sinabi niya, finish, the author, finish, the beginning of the creation of God, ang mga mga lutay na rito, yung anak ni Maria, ang ngayon ng kapatid. Pagdating mo, sa basis of the creation, they can learn and span niya ng gusto. Na yung anak, yung sinasabi niya na, yung sinasabi niya John 1:1, tinukoy niya ngayon. Sabi niya, this yung larawan ng Diyos. Kaya kung ganito sa larawan, hindi yun yung anak ni Maria. Hindi po lang ganito siya. Pagdating na yung kisid, tinlansan niya ito. Na yung larawan niya, mga kapatid, ay yung John 1:1. Yun ang larawan ng Diyos. Kasi so, wala pang pretenderin siya niyan. Doon ako mag-focus sa part na yan. Kasi pag masunta nila kisid na gabi, sa dimension na yun, alam niyo po, pagbasa ka sa lupa, wala tayong problema. Pagdating ng elimination ng third, hindi na tayo magsalutalo. Hindi na pinipaliwanag ng mga versikulo na hindi na pinaliwanag. Sigurado, tutupo ka lang on, okay? Pagka pinagganan mo ang sabi niya, yun ang kagandarawan ng salvation. That was the creation or the beginning of the creation of God. The beginning of the creation is ang Diyos ay nilikha niya, ginawa niya nilikha ang kanyang sarili. Creation. Ginawa niya creation ng kanyang sarili. At kung nilikha niya ito, matagkisigit, ang creation na ginawa niya word. Ginawa niya lutos. Yun ang larawan ng Diyos talaga. Yun ang larawan ng Diyos. Mismo ang tawag nitong unang hakbang niya nung siya pinag-consistent. Saan yung logos? Buwaba siya. At doon talaga yan yung mga kapatid. Diyan mo ano tayo. Okay? Sa diyan mo ano tayo, doon po ay nagsabi noon. Doon niya pinaliwanag yung diyan naman. At yung nabibili mo sa word. Hindi siya nag-grapid yun. Ang word daw ay thought. Express. Okay? And the word was with God. Kasama ng Diyos ang salita sa pasimula. Yun siya kasama niya yung thought sa yun. Dinidgas niya. Noon materialize ang logo, the theophany, noon materialize, sinirahan niya ang theophany. Noong dinidgas niya ito, mga kapatid, at materialize, itong world full body nito, na ganyan ang itsura, tumira siya dyan, at ang sabi niya, that world was that. At ang salita niya ay Diyos. So ito ang una niya, forma. Ito ang una niyang larawan. Ito ang image niya. Okay? Nabuhat siya ang living God 1-1. Pag ito sa 3-3 sabi noon, at sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat ng bagay. So that is the meaning. Kasi ito na yung condescending ng Diyos. At sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat ng bagay. Okay? So sa John 1 verse 3, doon nalikha ang lahat ng bagay. Sige naman na prophet niya, mga kapatid. Sabi niya, dito na kung mga tao siya, akala na na, yun yung creation sa physical at nilikha ng mga lahat ng bagay. Sa theologian ko, sabi niya kasi na, mayroon continuation ito ng creation. Tuloy-tuloy yan eh. So, kuhan yan, alam naman natin mga kapatid, na hindi
susunod sa anak ko talaga ang firstborn sa creation. Hindi. Alam natin. Pero ito yung firstborn. Ito yung pangalay sa lahat ng likha. Wala pa rin ito. Ito ang pangalay sa lahat ng likha. At makita lang pangalay na yan. Pangalay. Lahat ay likha. Yan. John 1 verse 6. Sabi na, all came to me by him. And without him, there was not anything that was still. Marking mga kapatid, nung kapatid si Christ of flesh. Ang dami na yung malikha. Ayan, hindi ko yung discussion. Marami ka po rin madalan, sigurado. Pag sa lupa tayo nito, pwede kay gabi yung programa natin. Sabi, so ang dyan kayo tumingin, Colossians 1 verse 15. Sabi na scripture, siya ang nagsisitang larawan. Tapos ang ating sinan yung talata ng verse 15. Mayroon dalawang direction na kagam. Nakagam yung tukoy, tatulay natin, Colossians 1. 15. Who is the image of the invisible God? The firstborn of every creature. Alam natin si Kristo na anak mo rin, hindi firstborn. Hindi yung firstborn. Ang dami na naborn. For by men, for all things were made, all things created, that's in heaven, sa lupa, visible and invisible, hindi rin siya. Mas iba na yun. With the throne, the name is lupa naman. So, ang si Pablo ano na usap niya, kung doon tayo matutumbok sa lupa, ay sa earthly manifestation ng Godhead, sigurado, ang dami na earthly. Sigurado. So, doon tayo muna, ang isang Diyos mayroon tatlong attribute, kaya ang dami na earthly. At isang Diyos, para siya maging Diyos, nilikha niya, ang kanyang sarili. At buhay doon, sumang sinamba siya. Doon malata, nung sinamba na siya, matanggang nilikha siya. Ano mo nalikha? At ano ba mo na sumabadha niya? Doon na express yung word na Diyos. Okay? At buhay mo ang mga kapatid, ano ano ang kanyang attribute? He wants to be a father. Who was that? God. Nais siyang maging ama. He wants to be a son. Yan yung attribute siya. So lahat ng buhay tayong attribute, kung personal lang ito, magsarotaro-taro tayo. Magsarotaro-taro tayo, ay, kanyang manifestation. Pagkatapos niya mga kapatid, nung siya po nag-unfold sa sarili niya, buhay po sa lugar na yun, step to the John 1, sa Logos po, at buhay po ang mga kapatid, nagsimula siya maglikha. So makita niya naglikha ang lahat ng bagay, ating binasa. Visible and invisible. Kung ba'y mga mahala, dominion ng power, authority, dumating na yan sa kumakita niya. Okay? So, mayroong dalawang Jesus to present in Bible, the Jesus in Jesus. The Jesus of John 1:1 is in Jesus of John 1:14. Actually, yun ang direction. Yun ang scripture sa kanya. Ang dami mong constant ito. So, yung Jesus na Logos, pumunta sa naman ni Marcos sa visible form, sa Jesus na parodig na flesh. Laki ng tahanan. At para dito ang software sa kapatid, isang position ka doon sa pita nito. Sabi yung prophet, lahat na room ay tinahanan niya. Yung body, spirit, soul, tinahanan doon ng Diyos. Lahat ng Father, Son, Holy Ghost, lahat ng ito ay attribute nito, attribute siya ng isang Diyos. Isang Diyos. Kung tiyan mo yung palagay mo ng administration, parang ganito. Administration. Parang gaya mo. Okay? Ito yung God. Diba, sabi tayo yung gifts of the Son, Father, the Holy Ghost. Okay? And ito yung anak ni Maria. Lahat ng ito ay tumahan dito. So, itong Diyos na tawa ko din, dahil sa atin Diyos, si Mendoz ko na, makapag yung sinita yan ang nan. Father, Son, Holy Ghost, ang tatlong niya, makapag ito ang nang gusto na ang sigurado, ito ang nang gusto na. Pero alam natin, mga kapatid, nag-manifest ang Holy Ghost hanggang dito na matay. Kasi ang kaya alis ako. Pagkatapos niya, ito yung direksyon ng sabi sa kanya, pagkatapos niya, ayaw ang miskat pa lupa man. Kasi babay pa ko yan, after na babay naman ako. Nakita niyo siya, nakaupo niyo ang luno. At wala ka hawak ang libro. Kaya dihin pa rin yan. Gamang dito kayo, nanalo ka din, na mayroon talaga tumuha. Tinaliwa na lang sa atin siya. Katungan, ang mabuhat ng libro ay hindi ang libro na small box. Ang libro ay mind of God. Okay? He was in one person. God was bottled up into one man. Ang dami ko kung sinasabi ka dito. Pakalawa, sabi niya, ito ba yung time? Ito yung continuity ng creation ng Diyos. Kasi ang unang nilikha na tao na doon yung ministry ang ganyang pagka Diyos para ang witness sa hudok.
right there and in the total attention. And the total attention has this picture. After the opening of the seal, spread it among the one. If they don't have the other one to deal with the arm, creation, continuation of the creation, the creation, okay, protection. Ay, ang tarang-tarang sa ito, mga photon, mga illustration. Kasi po, yung earth ni Godhead, nung sa lupa siya, sigurado, magkakasigay po sa imanong matang. Kaya po, meron discussion before Calvary, ay after Calvary, at before earth ni Godhead, na doon makita natin, kasi kung anong ginawa niya makapatid sa kanyang anak, kasi kasi sa Jesus of Christ. Yung video gano'n niya niya, at kasi mga patid, ganun po ang tutinitin niya. So, sabi nito, oh, the Father has given me your son. Binabot sa Panginoon. Ah, that is the beginning of the creation of God. Ito yung galang one. Then the whole of it, this is the continuation of the creation of God. Ito yung ating panahon. Pagkali, how do you see this? Pinipitan mo ang galawan? Kung pagbigay kayo ng individual word, bigyan ng mga awal na may bahagi lang, at bigyan ng mga awal na tayo mag-proposition sa katawan. Kaya meron kayong gabitin. Ang opening of the seals, magandang sa gabitin na ito. Dapat tayong kumulisyo, makamagpig sa katawan. We are all baptized into the body. Yung body niya, yun ang body ng Diyos. That's meaning in the term of believers. Kaya, ayun na, nasakit ba ba yung ministry? Parang ano, ministry Godhead. Kaya, minsan, naging mix up yung tawag itong ating unawa, kasi nga, mayroon tayong mga nagagalingan. At ang ating nagagalingan na kami, hindi rin naiwasan na, dalala po natin. Nangyari na ng Sinai. Yes, nangyari na Sinai. Kaya sabi ni Bela nga, itong revelation ito, punong-puno ito ng supernatural element. Supernatural element, sabi niya. Pinalawarin niya ako ulit ang 1-15. Sabi nga, nandiyan yung mga revelation ngayon pero na napili ang hindi natural na elemento sa kapahayagan ito. Sige, ito yung part na yan. So, isang portion yan. Okay, pero, okay. Ito, talking about Matthew 13, may pinahayag. Sabi nga, scripture is revealed in the truth. Now, the Bible reveals. But which is the supernatural element still remains despite the revelation. Kahit gaano pa ang mga kapahayagan ay makapatid, may mga hindi natural na elemento sa mga kapahayagan nito. Isa na yun, yung ilong tingot by consent. Supernatural. Imagine, ang doon ng topic ng makapatid, actually, sa Christianity, Diyos na rin. Ganyan nyo yung mga Elkina, Elohim. Yung Diyos na self exists, nag-isa. Pagbaba niya, patlo ang agad ng Christianity natin. Father, Son, Holy Ghost. Tayo siya, ito siya mga Jesus Christ. Nauran ko at Jesus Christ. Ngayon, nag-sinitya po yun ang other creation. I mean, yung continuation ngayon. Ang continuation ngayon, tawag yung tayo ko. Part tayo ng Godhead ngayon. Pagbato mo ganit kong part ako, alam niyo po, sa walang pagkatano, kasi na ang niwala ng pagkatiyos, ang Diyos na halad muli, Son. Sigurado. Pagbato mo ganit niya makapatid, sigurado. Kasi nga, parang sabi natin yung ministry ni Christ, pagdi mo tayo. Pero, maliwanag ang panang ito dito. Tulad ng Glenn Miller Sanchez, nakatulong yun. Pag manusap siya mga pangang tao, ito isa to, Melchizedek is the King of Christ. Anong dito ko niya dito? Pag pagsinabi niya, Melchizedek is the King of Christ, anong dito ko niya? Diba? Yung dito ko na talaga manang. So, may nalatulog siya. Hindi siya Diyos. Diyos siya. Kung ating hawakan mga kapatid yung bawat, kaya sabi niya na hindi pera kahit hindi siya din yan, ay sigurado sa problema na yan. Kaya ko binayang pasyon. Ang dati ko rin tumbo after Calvary. Patron, yan mong binabalik ko na, continuation of the creation. Kasi patron mo may ginawa sa libro, ang laman ng libro niyo, ito yung creation. Na kinakailan mag-manifest, mag-spoken word. Kailangan na niya. Kasi ulan yung hindi siya dan, nakulutin. Right there, ang puto ng creation, sa spirito. Ang dumami na ngayon, physical na. Six foot. Actual six foot. Open yung mistake, anong nangyari? Parang kung hindi tayo. Kaya ang ating open ng sigil po ay nabaran, hindi lang break ang sigil ko dyan, Matthew. Napakadaan. At isa na dito, okay, individual natin. Okay, pangalawa, nangyari ka dyan, mga nawa ng bahagi ng
ka sa kabuuan ng destiny na walang iba ang katawan ng Panginoon sa Kristo, ang Kristo sa body, dapat proportion na ito. By one spirit, we are baptized in the one body. Ano yun? Sino po yan? Sino siya, mga kapatid? Sino yan? Ganyan na sila gawa ng ganyan. Ang buong katawan yun, mga kapatid, sabi yan, the one spirit, born into manifestation. Now, manifestation is an explanation. Ang content nito po na manifestation ay hindi pong explanation. Ang content ng manifestation ay actual action. Demonstration. That is that is like this in the world of manifestation. Hindi pong explanation. Dictinan nyo ba ka? Dictinan nyo mga kapatid yung world of manifestation. Dictinan nyo na makita natin na halang siya na ibuin sa mga tao. Okay, thank you. Hindi mo ipotin ka. Salamat po, Pastor. Sige po. Ah, Yan
chapter 14 verse 9. Yung issue nga po rin din natin ang ating ginawa ng kapatid si Pastor Juan. Pero hindi pa naman ang sinoso of yung lesson. Ano no? Pinapalatay ha? 9. Ito, nag-uintin ito, nangangilan po kasi din at 9, na minsan ay mga oneness nila. Ang sure po rin po, pati ito po ano. Gusto nila, pasunurin ang Bible o talatang ito sa kanila. Pero basahin natin muna. Ano sabi dyan? Sinabi sa kanya ni Jesus, kaya mo sa delete. Malako na ang panahon ako'y inyong kasama at hindi mo ako ng itilala. Delete. Ang nakakita sa akin, literal to ha, ay nakakita sa Ama. Ang nasa literal, Espiritu, sabi ni Cristo ngayon eh. Okay. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa akin ng Ama? Tinutuloy nila talaga, verse 10. Hindi po, taas, pakitaas natin. Okay. Ang hindi ulit, brethren? Hindi, English. Hallelujah. And verse 10. Believest thou that I am in the Father, and the Father in me? In si Cristo ay merong sariling Espiritu ng tao. Okay? Say this is there. Yung Espiritu niya, ang Espiritu ng Diyos pinangwan. Okay? Sabi niya, but the Father in me, the word that I speak unto you, I speak not. Okay. Oh, kasi sa kanya na ang anak, sa kanya ang Espiritu. But sa kanya siya, ay kanya ang anak na rita, di siya. Pero po ninyo, sabi niya doon, the word that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwells in me. Hindi siya ng Ama. Ay, Father siya. Oo. Yung inbreeding ng Holy Ghost ay ng Espiritu ng Diyos binang Diyos upang posisyon ni Cristo yung posisyon ng kaway ng Diyos. Okay? At doon, before eternity, kususubok ni Cristo ang lahat ng pinosisyon niya. Okay? Sabi niya rito, hindi ba ito ba? Oo. Ito pa, pinako natin. Colossians chapter 1 verse 19, binato ito kanina. Ang balo ko mag sa Bible. Pwede pa po ito. Verse 1, 19. Aliwanan ko na, ha? Okay. Verse 1, 19 na. Ayan. For if there's the Father, that in him should all fullness dwell. Then ang ganun ng Ama, hallelujah, na lahat sa kanya, patatangin aliwanaan sa kanya, verse chapter 2, verse 9. Oo. Kailan na kaya ito? Kailan po na yun? So, kailan ba si Cristo? Oo. Hindi siya pwedeng Diyos sa Bible. Walang tulong ka naman dito, ha? Eto na, ha? Born in Him. Sini yun in Him? Si Christ. Bawin na, yun sa ngayon. Born in Him, dreaming all the fullness of the Godhead Bible. Hindi na mag-share natin pa rin. Yung all Christian. Kasama ko niya. Kapasin nyo? So, ang ating Diyos na naanak kay Cristo, ulit po ay mana. Ito. Ito pa. Hebrews chapter 1, verse 2. Hallelujah. And what is the Bible yan? Mamaya, ito sa prophet, ha? O, gantuhanin na. So, ang prophet na ang ating Diyos yung kapatid ng prophet, meron tayong dual statement. Bakit po? Ang purpose na rin para i-gather niyan, yung iba-ibang mga pastor o denomination na iba-ibang nawa. Kaya meron siya ito ng provision preparation. But in 1963, after the opening ng Sipyo, o revelation ng Sipyo, doon po tumama agad din babanhan sa mga apostol. Okay. Ano sabi sa verse 2? Akin na nga doon lang ba? Okay. Oto. Okay. Pakibaba muna sa uno para lumumahagod ng word. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't-ibang panahon at sa iba't-ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Andun ka si Kristo. Right na siya. Ay doon lang, nakatayo siya. Right? Sabi niya, but sabi niya,
Ari kan ditemukan seade yang boleh alau neto. Betul. Betul. Maksudnya lah. Betul. Oke. Tetapi apa dalam pemerintahan maksud kita? Ayo kan ditemukan seade bisa memang boleh alau neto. Siapa memadukan dan kanyang anak? Kayak kan begitu lah. Jadi diri yang boleh. Yesus Kristus, walau aku siap diri, abu ini sudah after. Kami diri. Kami setelkan dia semua mereka. Kami ya, nasihat itu nalaga, nanti dapat mana nang lahat ng mga bagay. Siap kemudian. Anumat anak kay Kristo, itubo ay diningan ng niya kay Diyos. Amen. Hindi mo kang marinaw, patulay ko na yan. Nasa mamamadis ka na kanina, inawa ang sabi ko, that is in the beginning of the world. In the world, what is God in the world? What's God? Yes. By Him, in the world, God is in the potential. Ako din ko na, ayun, sila mo natin. Tanong, buhay naman ang buhay ng tanong niya. May buhay yung multiplication sa kanyang sarili? Kasi yung kasi. Oo, tinan natin. Yan chapter 4, 5, verse 26. Kaya pala gagawin natin. At kung daw walang tatalong lang, dapat yung pagtanong natin sa Bible, kasi yung outsider ka niya. Ang kasinta ko lang, nagpapala ka sa kasinta. Alam mo siya. Huwag kayo mag-interpret ng sarili ninyo. Oo. Ano pa? Ang hindi mo pwede pa dyan, huwag natin pasunurin ang Biblia sa gusto natin. Amen. Tayo ang dapat sumunod sa Biblia. Okay. Pwede nyo ha? Ten-mission. Meron siya buhay sa kanyang sarili? Yes, eh. Ah. Ten-mission. Sabagkat kung paano ang ama ay may buhay sa kanyang sarili. Okay, namakagoy sa kanyang sarili, ha? Ay ganun din naman pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Meron mo buhay ang kanyang sarili? Sabi sa Bible, wala eh. Pinagkalooban eh. Eh, kung ito siya ka, meron ba ba? Wala! Sabi ni Christ, namubuhay ako, meron siya ama. Eh, baka eh. Hallelujah. So, kapasin niyo, yung sabi ng kanina, ang niya ko, God manifested in the flesh. What is flesh? Okay. Ito, balik sa rata. And then, magdata ko. John 10:30. Ito pong palagang si Dr. Trevesan talaga. At dito po ay mabigyan na po natin ang isang isang panon. Ako si God 10. Okay, English. Kanina, English. Hallelujah. Okay. Yung process 29, hindi daw maaaraw niya pinagkatiwala ng ama sa kanya. And verse 30, I and my Father are one. I, sino yun? Si Cristo. And, tumawin na, my Father, siya pa rin ba yun? Hindi niya siya yan. R1, R. Ay, pag siya yun, dapat hindi R. Tama? Is the one. So, R1. So, tama na, na. And of the song, ito pa rin ba yun? The respect of Cristo, and the respect ng Diyos, dito, at ikaw one. So, in that chapter 14, siya po ang manifestation, literally. Kaya sabi niya, Pilipi, pag nakita mo ako, nakita mo na yung ama. At kaya sabi niya, hindi pa rin ba yung tao? Ay, anong gawin natin? Mayroon ako na yung out there, na 34 years, na ang Diyos na katawang tao, kaya kahit na ipatlo taon, pasapin ko, walang Diyos mabuong mundo. Nakalupa ka din. Okay. Ayun yung God. Okay, makikot na. When Jesus Christ, ayun na. Aliwala kayo natin ka na, no? Ayun, gusto ko lang makikinan niya. Okay. When Jesus Christ was there on earth? On earth. Alam nga, alam nga. Okay, okay, pakatapos niya. Bawal mo na po, ito ha. Bakit yan? When Jesus Christ, nasabi nga ba yung karangin ko, no? Was there on earth? Okay. The Jesus Christ was still on earth. Nasaya na sa lupa. The Jesus Christ was still on earth. Yes. Pwede nga.
With Asian times, what's here on earth? When? Pero finalmente ako ang mga
and the vegetables and the plants 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 and Okay, so ito dito tuloy natin kapag ito minamahal ng mga So ano po sinabi? Ako yung nag-uuhaw, tao siya. Pero sinabi niya, ako at ang mga isang, pwede ba yung value ko lang yun, kaya yung protestant natin, ako yung nag-uuhaw. Nung tumawag ko ng anak ko, yung sisip ko, di ba? At may sinabi siya ito na, yung tao na, kung nakikin niyo na ako, nakikin niyo ng ama, kaya pwede mo lang ito yun, kaya siya po sa yun, O yung mga tumog din namin ngayon, dapat yung wala yung tunog ng mga tumog sa tao, hindi ko, dapat natin si Dante i-reconcile niya. Pero siguro pasimula ko sa dire, Isaiah chapter 7 verse 14, it happened in this, bago naman yung si Christ, meron pong nakahon na pinto. Ito po ay mula pa lang, no? Okay. 7:14. Okay, para ako na makapunta ng time. Kaya't ang pamimangya ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay magbibigay at mananganak na isang dalaga at ang tawagin natin ang pangalan na Emmanuel. Matthew chapter 1:18, alam ko naman natin yung ngayon ito para magpulang yan. Hindi pwede tawagin na siya Emmanuel o ang dito ay sumasabing kung hindi talaga siya Diyos. Kaya lang, sinatanggalan natin yan dahil meron na tayong mga kapit at ibang dalaga na para walang hindi siya Diyos. Kasi nga dalawa ang sinabagin niya. Kalagayang tao at kalagayang Diyos. Diba? Ang gano'n natin, sila na mag-sign. Okay. So, sinawa ni Manuel, kung ang gano'n natin yung wala na patayin siguro ng oras pag usapan dyan, at ako'y kapusin ng oras, ipinapaliwanan niya, nung si Jesus, ipinakana, sinawag siya si Manuel. Nang hindi din ay sumasa atin ang Diyos. Eh kung sumasama atin ang Diyos, at hindi naman tayo si Diyos, ay kumagin ang pagkalapas ng kalata. Dapat, pag-iasapan ng kalata, kung gagawin ang titulo na hindi naman talaga sa inyo. Eh, ba't meron din ang Diyos? Sa pagkat sila tapos yung katumana, lahat yung pakapatid na yun. Okay. I saw you that remember you. Tingin niyo po yung mula sa pagkabata, no? Sa pagkat sa atin din pangangalap ang isang bata, at ang sa atin din binigay ang isang anak na lalaki, at ang mamahala ay maatang sa kanyang pagkat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin ka ng kamahal. Kaya tayo, makapangyarihan Diyos. Kumula pa lang yung kapatid. At eh, meron ba lang ibang paliwanag yan na mula sa atin o mula sa supeta na hindi ko po yan? Di ba wala naman po? Bata pa lang siya, tinawag siya ng makapangyarihan Diyos, walang hanggang ama. Amen. Kaya dapat ito sa pakalasan niya. Eh, magkakagulo tayo, magkakagulo nila ang pangkot. Oo, magkidalawa. Okay. So, ang gusto mo ibalik sa kapag minamahal, hindi naman talaga bunggo ang kalama. Hindi naman talaga bunggo. Hindi na dapat kayo lang gagawin siya. Alam mo, kung magkakagulo tayo, kasi marami yung kot eh. Kung puso ang pagkatamo. Kahit sa puso yan ito, mga tapos sa buong maghapon. Pero, dapat doon, ay may revelasyon. Kaya yung problema natin, yung sinasabi naman tungkol sa pagkito. Ngayon, hindi po pwedeng bago mo lang ito dahil sa mga nababasa sa Biblia na isinungo ang ganyang anak, buktong anak ni Bar, o di sa mga Greek, may nagsungo at may sinungo. Eh kung pumunawa niya ka ng mga sabi, siya rin yung nagsungo. Kasi yung minuto ko. Okay lang. Mayroon ko pa yung ito yung tapo. Ah, salamat. Okay. Para, okay. Pag-iisip ko na sunod. Ay siya yung kataramasin ka sa mga, tinawag siya si Manuel. Okay? Tapos siya ang tendency, sabi niya, ako at ang amay isa, ako ang binabato siya. Binabato siya, lumang tao. Sabi niya, ano magbuting bagay dati ako binabato? Kapagkat siya yung magbibata ako, ay nagpapanggap ka o nagpapakunuloy ng Diyos. Wala nang siya sinabi, ako Diyos. Pero hindi mga Hudyo, hindi na mga Hudyo sila. Alam na, yung pagdating business na ako at ang amay tayo, Tumutukoy sa pagkakulong. Ay, kawal ba matulungin sa kanila? Kawal ba? Pwede na po yung nangyayalaman na ako. Ayan!
kapag nag-aamon tayo. Diba? Ito pala yung topic. Pero may blessing yun. Kung ginagawin dito, tayo ay pasano. Okay? Nag-jump chapter 20. Okay? Then, parang, ikuwan ko lang po ah. Sabi mo dito ba? Ah, hindi ako maniniwala. Malimpan, may pinupin ako. Dalire, ang pati nila sa kanyang mga balas, doon na ako maniniwala. Ang sabi niya, just okay, ang sabi ko man, nung nahawa ko nila, Panginoon ko at Diyos ko. Siyempre, ang bayo ng Iglesia ni Cristian, Panginoon kasi nabigla at nagusto mas wala akong sinabi doon. Gusto na kasi kung ligaw ng Iglesia na hindi siya Diyos. Pero hindi mo pwedeng pasigulay pasubarihan. Ayan, tumatokin naman at ang sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ng mula, wala naman kung pagtawagan nyo niya. Pero ang gawin, ito sabi ni Lord, sukunsuin, disrespectment to Tomas. Sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, kapagat ako'y nakita mo ay tumasang po tayo, ha? Mamapalad niya, oh, hindi na nakita at in my nakikisan para kanya. Yung sagot ni Lord, confirm mention. Doon sa sinabi ni Tomas na, Panginoon ko at Diyos ko. Okay. Mayroon pa, Matthew chapter 4. Tinutukot ni Jesus na Diyos ko na. Okay? Nung nilunok ko siya, sabi ni Jesus Christ, wala nang iba nilunok ko doon eh. Kailangan nila ako magkarap eh. Sabi ni Lord, huwag mong tutok ang Panginoon mong Diyos. Sino ba? At sabi ni Jesus Christ, nagkaroon ng Catholic. Ano yun? Sinabi ni Jesus Christ, huwag mong tutok sa Panginoon mong Diyos, Panginoon mong Diyos, sabi naman sa Lord, Panginoon ko at Diyos ko. So, kung siya siya pwede sa kapatidang yan, pero yung mga tutok na, sinubok siya at ang Diyos sumasa ka niya, di ba? Siya ay anak ng Diyos, di ba? Hindi niya kung mayroon matumali. Kasi, paniniwala ka mo sa kaya ko, ano paniniwala ko? Kaya ka lang, nagsabi mo ako, paniniwala ko siya sinabi ng Bible. Kasi kapag tayo, humanity, action, all things of the sun. Imwate, sabi niya, di ba? Imwate, changing of the mind. Di ba? Sinabi ko, di ba? Ang Christian spirit. Ano po siya, ito siya, nalabas, parang tinawag na lolo. Di ba? Parang hindi. Lolo, lalo siya sumano lolo. Pagkatapos nun, lalabas siya sa silang anak, sabi niya, ama ko, ama ko, saan ka lalabas? Nilalo ko ba yung exercise sa rin hindi? Kapag at ibang sinuputo rin niya, una, bilang ama, ngayon naman, ang sinuputo rin niya, bilang na. Kasi yung isa, di ba? Isa, bilang ama siya, o bilang Diyos, at isa, bilang tao. Hindi, malalabas yung sinuputo na kasi alam mo, ito na ito po siguro. Parang ito ako sa sinin. Kasi ba, so, all that comment sa ating ng Bible, ang kingdom ay God. Tama? Okay. Eh, mas makakalimit mo ang Panginoon ko. Kasi sa ating ng Bible, sa Bible, sa ating, King of Kings and Lord of Lords. So, kung ibang Diyos, sa Jesus Cristo, ay sapaw. Talo yung King ng Old Testament. The Jesus God, King of Kings and Lord of Lords. Okay? So, pero, at sa doon, nung matapos siya, may nakalagay doon ang Hari ng Israel. Eh, di ba? So, kung ulit ang community na Diyos ang ayaw ng Israel, the same thing. Kaya lang na iba-ibang mukha. Kaya kung tao na siya, hindi na siya makilala sa Israel, alam na ang Diyos ay mga kanya. Okay, dito pa. Totoo na kung talaga ang Diyos ay tao, ang Diyos ay Israel po. Kaya ito sabi ko, parang kung kaya ka magiging ng klase ng Diyos mo, kung hindi kaya mo tapaw na. Parang nga tao, parang what? What? Diyos mo yan? Kung kailan ka ng tao, eh Diyos ko ayaw ka ng tao eh. Dapat, dalawa ko na sa karamitan, di ba? Kasi mo, kailan ka ng tao eh. Omnipotent, omnipotent, omnipotent ng Diyos ko. So kaya kung hindi kayo magkita ng tao ng Diyos, ha? Hindi wala din Diyos ko eh, kasi hindi ko sa tao lang. Hindi mo kailan ka, tao! Dapat eh. Kung hindi kayo magkita ng tao ng Diyos na, ang hindi ng kasi ng Diyos na. Po tayo. At meron tayong coaching. Yan, attention po yung natin ha. The New Testament does not reveal another God. Yes, amen. It is a partial revelation of the one and the same God. Amen. Alam niyo, hindi tayo yung mga nagkakataon mo sa Bible eh. So yan, kahit basa tayo yung basa ng Bible, hindi ka pa rin nabalik sa Bible. Kasi sabi ni Bible na may mga tao kung nakuha sa Bible, di ba? Tinutugmak sa Bible,
that in the Bible, some author is in the Bible. They don't. The Bible? They don't get. Quoting the scripture is not enough. You will be seen. You will be seen. Go to the level of the hour. That's the habit. But there is one God. And his name is the Lord Jesus Christ. Amen. Niye tutto quanto è nel capace stile da tutti i nella casa. Tratto tratto non ma che non va bene di fare qualcosa che va bene tratto che va bene ma non va bene. Acce ai ma che sto giù. Sta fai mio no ma non ci sono mo cosa. Ma ok, ti parlo. Però è fatto qua. His name is Lord Jesus Christ. Amen. Ti parlo. Jesus was not a Jew. Jesus was a Gentile. Jesus was God. Come on. All the world, all the world. You excel God. After expansion, you see excel God. You can tell us. 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 You can but it's not about getting out.
Pak Ijo siap tuh ngomong kayak gitu. Di bawah, Pak, tiba kawan-kawan, jahat, gitu-gitu, terkait-kait dari itu, tidak ada uang gitu-gitu. Tapi, ya itu hanya kebisaan pada, atau mungkin lihat pun tuh, whatever is the Father, Son, Holy Ghost, whatever it is, He is the one of you. Bagaimana kamu punya pada siapa yang tahu, kan? Kalau kamu tahu, ini kita pergi ke sana. Kalau kita pergi ke sana, kita pergi ke sana, kita pergi ke sana. Lahat ng bagay ito mo ko kay Kristo. Pati ama! 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 I don't think strong, dominion, prosperity, healthy, strong, kingdom, whatever, in my kingdom, the supernatural hand, the land, the intelligence, the effect, the mathematics. Kami tidak tahu hukum. Apa? Amin. Betul. Ini yang God. Tadi saya salah. God, whatever it was, this is before all things. Amin. Tapi dia sih, he was before all things in earth. Entered by him. Apa itu semua? Ini apa yang saya lihat? Ini semua. Apa? Ini apa itu semua? Ini apa itu semua? Jadi apa? And he is before all things. You know, we have to go here. And by him all things are his. There is nothing that makes man but me. And look at another zone. Well, now I'm telling you what I'm going to do. I'm going to tell you. I can ask you so. Where there is no God the Father, Lord. God the Holy Ghost. Where there is the angel, principality, power, dominion, whatever it is. All is run by me. But then you can. The popular religion is the same thing. You want Back down, for the Spirit to the Father, that all the
He was in this person, Jesus Christ. Yeah. He
towards God and God alone. Di ba? Not a temptation or a confession or temptation, but the person God built in human flesh. Eh, wala pong pagkatalo kung sabi ng Bible, siya tabernacle of God, flesh of God, image of the invisible God. Lahat po yan, pinaniniwalaan natin. Pero ang tagal ko na nararelisyon, wala po akong nabasa na siya ay tao lang. O tabernacle lang. Walang ganun. Diba? Kundi ang nababasa natin siya sa sakot ng prophet, siya yung God-man. Wala na ako mabasa na hindi siya Diyos. May nabasa na ba kayo na ito natin sa akin, Jesus? Ako ay hindi Diyos. Diba? So wala tayong mabasa. Kung gusto natin scriptural, pag kailan naman sa Bible. So paano pinaliwanag ang 1 Timothy 3:16? Without controversy. Kasi may pagkatalo na. Great is the mystery of Godliness. Ang dakila ang liwanag ng kabanala. God Elohim. G-O-D. Capital G. Capital God in the Bible referred in Ba and the Bible. It refers to in the original ancient Elohim. In the beginning, Elohim. Elohim without controversy, great is the mystery of Elohim. Sabi sa ngayon ka doon, ang word na Elohim. Okay? Elohim was made flesh. And we handled him. Sinong nahawakan natin? Si Elohim? Sa form of a spirit, hindi mo siya mahawakan. But sa form of a man, nahawakan siya. We handled him. And in the beginning, Elohim, and Elohim was made flesh and dwelt among us. Yung bang may hindi ang English? Naging flesh lang ba siya nung binata na, nag-tulman? No. Yan ang ating pag-aralan. Di ba? Naging flesh siya, doon pa lang na pinatawag na may hindi. Di siya pagiging Kristo, flesh na siya. Tignan natin. Building birth. The building birth was a mystery to the people. Nagkakagulo yan. Kung ano yan? Anak na Yoshe. Anak na Mundyo. Diba? They could not understand it. Hindi nga maunawaan. Just like the new birth is to them. The new birth is a mystery to the people. They can understand it. They don't know what it means. They have the legal gift. And bring it down, share it well, just because you believe something. Ganun din siya galit, di ba? Pag pinipresent mo ang galit, parang sabihin ng tao kasi meron ka ng bagay na pinaniniwalaan. It was God has actually done. Amen. Yan ang Diyos. It was a paradox when God brought new life to human race. Amen. Ito po ang magigat. To reject it is eternal separation. To receive it is eternal life. You have it. Amen. Hallelujah. So, mahal na ka pala ang gato? Okay, amen. Kung mali ang unawa mo sa gabi, mali na. You're doing that service without being sin. Amen. Kaya ito po'y ating pinag-aaralan sa oras na ito. Diba? Ating suyurin ang mga kasulatan. Paano pinaliwanag ang Isaiah 7:14? Hindi mo kailangan ng paliwanag ng kahit sinong tao. Amen. Ang kailangan ko marinig na paliwanag, yung pinayagang mag-interpret ng kasulatan. Yes, ang Diyos ay walang ibang gagawin kundi ilayag niya ang kanyang hiling na bagay sa kanyang mga aliping propeta. Yes. Sabi siya po, both without sexual desire. Lahat sexual desire. Lahat meron taglay-taglay na carnal o sexual nature, sexual desire. Therefore, the Lord himself should give you a sign. Ang Diyos na nagbigay ng sign, hindi tao. He will appear to him, shall conceive, and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Yung po ba, na itinagbili, matanda agad? Hindi, bata, nasimula siya sa pintos. Nasimula siya sa fiddling nerve. Amen? Hanggang magmantul sa womb ni Mary. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou shalt take it, fear not to take unto thee Mary thy wife. For that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Gabi, mga kapatid, siya ba naroon ng Espiritu, hindi galing siya tao. Iba, hindi kinanak ni Jose. Diba? Kundi ang kanyang naman, hindi nito ang ito na talaga, ay ang Diyos. Diba? Ang kanyang orin, hindi na yung Diyos. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. For he shall save his people from their sin.
Pagkakaw, na gano'n yung intended na father yung scripture. Behold, a virgin shall be with a child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. He shall be interpreted God with us. Yung term na God with us. Hindi lang po sa ating panahon na natin na pulpin. Hindi lang sa Jordan River na pulpin ng God with us. Doon pa lang sa pagsilang nung sanggol ang anak, God with us na. Can you say amen? Doon po pinaliliwanag matagalig ng Father yung statement na yun. Hallelujah. Now, tuloy natin magbasa. Hindi po pinaliliya and say how that I give you an eternal sign that a building will conceive and bear a child. Hindi siya natin bear a man. Bear a child. Anong tawag doon sa child? So he will be Emmanuel. Pag natupad ito, at pinanganak ito, tatawagin Emmanuel, at anong meaning ng Emmanuel? God manifested in the flesh. All it is God, condescending, ang Diyos ay bumaba. God holy, above sin. Sin has not yet been judged. So to make himself on the law of redemption, he had to be a kinsman on the law of redemption. So, tawagin natin. The Son created in the womb of Mary, a blood cell, you believe that? And Jesus was born without sexual desire. Hindi po ako naniwala na kapatid na si Christ ay, ano tawag dito, nagnanasak sa babae. Hindi ako naniwala dyan. Kasi sabi ng po, born without sexual desire. Wala siyang sex plan. Nakilibang tao siya. Huwag natin ipagalala sa atin, tayo ay karnal, siya yung bit. Diba? Siya ay mamamagitan ng supernatural birth. He was born a virgin birth. That blood cell was made by Jehovah God. Wala pa ka nireact yan, kasi made by Jehovah God. Mamaya, kapatid, yung blood cell, anong tawag doon ng Pope? It was God living in all stages of life. Okay? Ang Diyos, kapatid, ay nabuhay sa lahat ng stages ng buhay. In angel, matured man, batang naglalaro, batang pinapanganak, binhing nasa womb, diba, a building shall proceed and he shall bring forth a son and call his name Emmanuel. That's the son. You see, in God's law of redemption, it was with Boaz and Naomi. Nakawa natin. Okay? Yeah, dito, sa home. Dito lang sa last ko. A son will be given. Crossing himself, making himself something different. Bakit different? From spirit to flesh. Diba? Kailin siya ng anyo. From spirit to flesh. Something different than what he was. Old Testament. Now, a super son, crying as a baby, playing as a boy. Amen? Toying as a man. But it was God. Living in all the stages of life, like we do. Nagagasin ngayon, nakabagin na maging isang tao, diba, na nag-oil, isang bata, na naglalo, lahat, nag-suffer siya. May babalik ba natin sa Bible yan? Yes. Kasi yung pinanganap ng Emmanuel, bata. Hindi matured yung pinanganap. Basta panganap na doon sa bata, umiyak o hindi? Of course, umiyak dahil yun ay isang tun. Diba kaya tama ang tuteta na kanatin ito, that body, okay, anong talag ng body? Was God. Ito ang halip na naaari din. Sabi yung body, tinawag mong Diyos eh. Diba, pero kung talagin mong tao, okay. Diba? Kung talagin mong Diyos, ah, teka, iba na yan. First Timothy 3:16. Then ito pinaliwanag ng tuteta at talagang ito. Without controversy, walang debate, walang pagkatalo. Kapila ang iwanan ng kabatalan. God was manifested in the flesh. Paano? We handle. Him with our hands. Kawa ka mo ba yung spirit? No. Wala po siguro. Kahit yung ba yun, hindi mo mahawakan. Diba? Spiritual body yan eh. Pero, paano nahawakan ng Diyos? Kasi siya magkatawang tao. We handle him with our hands. The body was God. Pag sinabi, that body was man, walang controversy. That body
tabernacle of God. Walang concentration. That body is the building of God. Walang concentration. Ang matindi, that body was God. Pinatunayan ng mga nagsisyon kanina ng talata na inyong pinatotohanan na inyong anak ng Diyos ay ang tunay na Diyos. Mga binasa kami ng mga scripture. That body was God, certainly was. He was God all over. In the form of a human being. Hindi sinabing in the form of spirit. Kasi ang unawa lang natin, he is God all over in the form of a spirit. Pero propeta na po, ang binabasa natin na po, at pinaginiliwanag niya kung paano ihagyan ang 1 Timothy 3:16. He was God over in a form of a human being. Hindi natin in the form of a spirit, in the form of a theophany. Hindi rin lang sinasabi, in the form of a human being. Talata! We know that the Son of God is come, and has given us an understanding that we may know Him that is true. And we are in Him that is true. And even in His Son, Jesus Christ, this is the true God. Ay, hallelujah. And it's eternal life. Wala namang maraming eternal life. Isa lang ang eternal life. At ang eternal life ay nagkagawang tao. This is, hindi sinabi, that is, this is. Amen. Walang ibang tema, mga kapatid, na tinutukoy ang prophet. Hallelujah. Tuloy rin natin. Jesus was God in the form of the Spirit. Ay, Jesus was God in the form of a man. Yung pala. That's hard for you people. That's hard for you. Diba? To swallow that human food. Kasi sa oras na ito, ang hindi naman ako yun yan, Pastor Ed, hindi naman ang akin yun eh. Galing lang sa bahay ko, nagkakasakot ng prophet. Diba? He was God. He, and that's what he was. He was nothing less than God. He said nothing less than God. He was God. Manifested in flesh. He was the creator in his own creation. The law of the creation din niya. Ang Son of God ay creation din niya. Dating din niya sa kanya. Diba? Pwede yung Son of Man. Diba? Pwede rin niya ang edition of experience. At yun ang super science. Sinabi ng prophet. Sabi natin, nakapagin niya. Yes, thank you, Pastor, for extended grace. Kasi hindi talaga kaya ng 20 minutes. Nakahirapan ng 20 minutes. Pero, ilaan mo na, i-compress ko na. Okay? He was a given God then, during the beginning. No, God is an object of worship. Sa pagkakang God is an object of worship. Only thing he was eternal, and in him was attributes. And those attributes were thoughts. And those thoughts was expressed words. And word was made flesh. What is it? It's all God. Becoming tangible. In the language of the dictionary, what is tangible? Tangible means nahahawakan. And you are a part of God. And Jesus came to redeem those that were put on the last book of life. Hallelujah. As Jesus said, as the veil will know that I am in the Father, and the Father in me, and I in you, and you in me. The whole thing is that becoming material. Amen. Hallelujah. This material, life, a husband and wife becoming one together. That it is just becoming one. Then in the end, it all winds up, that tangible, that in Christ, tangible, many flesh and birth above us. Not only here, but in the great millennium to come, God in the form of Christ sits upon the throne of David. Tinawag din yun, mga kapatid, na King. Now, the King I am, natatayo mga kapatid. Before Abraham was I am, testimony ni God, there he is. Who was I am? A perpetual name for all generations. That was the pillar of fire in the burning bush. I am that I am. There he was. That theophany met here from the Son of God, the I am. Nandito na pala si Jesus at the theophany form. Na namin ni Abraham, tinawag na the I am. Din Jehovah. Okay? Now, that life that was in the blood
Rasdan, yung siya, kagalugin natin. Ang buhay na nasa dugo ay Diyos mismo. Mismo Diyos. Hindi po makakagaling buhay ng tao lang. Pero kung buhay ng tao, ang lupin ako. Kasi tao siya. Tunay siya tao. Pero hindi sinasabing tao lang. Kasi po, yung konting bilis ng salita, mabigat yun. Kasi sinabi yung tabernacle lang, malupit yun lang. Kasi sinabi yung tabernacle siya ng Diyos, wala man tayo dyan. Pero pag dinitawan niya sa akin, tabernacle lang siya. Ha? Wala ko nabasan ka nun. Tao lang siya. Wala rin ako nabasan lang. Tao, pero tao na kapamalitan sa Diyos at sa tao. Tuloy natin. The life that was in the blood was God himself. The life that was in the blood was God himself. And the Holy Spirit reveals upon him his flesh. So, marami, matatagdan tayo ng to. Maubos, hindi kasiya ang 25 minutes. Okay? Mary was the human infant God. She carried the Holy Child. Meron ba pinatawag na Holy Man? Pero ito pinatawag na Holy Child. Brought him to birth. It was God-man. At ano mo ba sabi niya? God-man. Can you say amen? It was the Son of God. It was the new creation. Man and God met and joined. Amen? He was the first of his new race. Walang ibang kalagay niya. Nag-iisa na siya. Sa ganong katamina. He is the head of his new race. God, man. Kaya sabihin mo, tao. Okay. I believe that. Diyos, I believe that. Pero kung siya sabihin tao lang. Yan tayo mga kapatid. Magkakaroon ng malaking problema. Amen? But he was God. The God man, he was more than a man. He was a man plus. Ano yung man plus? Plus yun lang? Diba? Amen. Hallelujah. The God man, God in his body had changed from supernatural to the vision. Supernatural yung spirit. Kanina na nag-present, God in the spirit, they that worship it must worship it, in supernatural to the vision. Yun ang breaking ng kato, God is a spirit. Yes. Pero kung buong spirit lang, hindi po ganun yung spirit lang. Kasi may practice sa Isaiah 9, siya ang magkakatawang tao. Sa Isaiah 7:14, siya ay magiging Emmanuel. Can you say amen? Yes. Yeah. Yung word of God man, God and Moses have changed from. Kasi na nasasabi, nag-change siya ng form, ang tawag niya kay Morte. Change from supernatural to the vision. And the vision was projected into the image. And the image was written so that the supernatural could take the feeling of death. And God's present masterpiece. Maraming na yung Istanbul. Gihong batay, gihong batay. Ah, kahit na ang Diyos mo na nabatay. Kung mabasa ko siya sa Bible, diba? Na ang Diyos mga kabatid ay nabatay. At nabuhay. Ito mabasahin natin. Kasi mga napakaisip na oras eh. Diba? Revelation 1:8. Kaya kayo pag-revelation ni Christ. I am the Alpha and the Omega. The beginning and the ending says the Lord, which is, which was, which is to come, the Almighty. Hindi mighty, hindi lang mighty. Kasi may Jehovah, and mighty, the Almighty. Diba? Then, tinulong, sino yung I am the Alpha and the Omega? Sabi, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what thou seest write in the book and send it to the seven churches, which are in Asia, Ephesus, Smyrna, Pergamo, Gabilia, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. I am he that liveth and was dead. Kaya sabi ng natin, Jehovah died. And behold, I am alive forevermore. And amen, have the peace of hell and death. Mga kapatid, yan po mga kapatid, yung word by word. Hallelujah. Pwede itong sign natin. Kasi nag-aaralan tayo. Kaya naiduksong niyo dito yung ating paniniwala sa pagkat I don't believe scripture by the scripture.
দেখতে দিতে প্রাপ্তে সরকারি ছাত্রের দেওয়া প্রাপ্তে তুমি প্রাপ্তে করো প্রাপ্তে যোগান নির্মিত কিনে যাবে তুমি তারপর মধ্যম তেল নাও